So, good day guys. Good day pa rin, no? Oh, meron tayong masamang balita para sa mga Axie Infinity players at mga investor. Kasi sa mga hindi pa nakakaalam, Axie Infinity has been breached. Merong hacker na nagnakaw sa Axie Infinity, sa pera ng Axie Infinity. Worth po ito ng 32 billion pesos. So, ito yung mga posts sa Discord server ng Axie Infinity. There has been a security breach on Runi network. On March 23rd, Sky Mavis Runi validator nodes and Axie DAO o DAO validator nodes were compromised. Resulting po ito sa 100,073 and 600 Ethereum and 25.5 million USDC being drained from Runi bridge in two transactions. So yan po yung mga nanakaw doon sa Axie Infinity. The attacker used hacked private keys in order to forge fake withdrawals. We discovered the attack this morning after a report from user being unable to withdraw 5k Ethereum from the bridge. So, sa mga nagtatanong, bakit March 23, nag-hack yung hacker, nang kumuha siya ng ganito kalaking pera, tapos ngayon lang na-discover? So, tsaka lang po ito nila nalaman kasi yung nagwi-withdraw natin yung isang user ng 5K worth of 5K na Ethereum. So, bali, naubos na po yung laman ng bridge. O yun ang parang liquidity pool ba yun? Kasi meron po yan, parang treasury po yun, nandun po lahat ng mga pera. So, kung magwi-withdraw ka ng Ethereum mo, dun mo kukunin. Kaya hindi niya makuha yung Ethereum niya kasi nga, naubos na nung pagnanakaw. So, Sky Mavis here is for the long term and will continue to build. So, yung mga nagsasabi na mag-rug pull na yung Axie Infinity, ito po yung gusto nilang ipaalam na hindi pa po ito mag-rug pull at magkukontinue pa rin sa pag-build. So, the Runin Bridge has been exploited for 173,600 Ethereum and 25.5 USDC. The Runin Bridge in Katana Dex is hindi mo na magagamit hanggang yung network is safe na para mag-resume ng activity. So, eto, yung mga hindi nakaka-withdraw, nagtataka bang hindi sila nakaka-withdraw sa Runin papuntang Binance kasi po, nakasuspended po yung network ng Runin ngayon para hindi pa makapagnakaw ng marami yung hacker. And hindi niya din matransfer yung mga perang, yung mga asset doon sa Runin wallet niya. Sky Mavis o Axie Infinity is working with law enforcement officials, forensic cryptographers, and our investor to make sure all funds are recovered or reimbursed. All of the AXS, Runin SLP, on the Runin are safe right now. Yan po yung mga asset mo doon sa sarili mong Runin wallet. So, wala namang sigurong mananakawan na player kasi yung nanakawan mismo is yung Axie Infinity. So that is so sad to say kasi 32 billion pesos po yung nanakaw sa Axie Infinity. Malaking dagok po to para sa mga player. And let's see kung magkano yung SLP ngayon, kung naapektuhan ba siya. Ito kasi meron akong parang, ito, hindi pa siya nagda-drop kasi hindi pa nakakasell yung ibang mga investor. O kumbaga yung, kasi nga nag-close, na-suspend yung network. So hindi pa to magda-drop sa ngayon. Dahil kahit malaking negative na balita yung nangyari sa Axie Infinity kasi nga yung Runin network is nakasuspend. So expect tayo pag nag-open na ulit yung Runin network at hindi pa nabalik yung ninakaw na assets, this SLP will surely drop. Syempre, bakit naman magpapump yan kung nanakawan pa sila ng 32 billion, di ba? So, once na nag-open ang Runin wallet, expect the drop. So, kung may pera ka sa Binance, SLP sa Binance mo, maybe, I'm not saying na i-change mo na sa USDT, pero it will be more safe, siguro, kung i-change mo na sa USDT. Kasi, pag iyan nag-drop, sayang din naman yung chance mo na maka-withdraw ka pa ng piso. And, dun sa mga hindi pa na-withdraw yung SLP nila, kasi nga nasa Runin wallet, is maghihintay po talaga kayo na ma-unsuspend yung Runin network in which is pag nag-online na ulit yan, sure na sure na marami din magpapasahan ng Runin papuntang Binance at magpipintahan, it will cause a price drop. So dito, tingnan natin yung mga posts sa mga tweets sa Twitter. Dito, mukhang
Di pa lumabas dito yung ano eh. Ito kay Coco, boss Coco. Just want to give you updates about what is happening Axie Infinity. Yan, yung maraming nagsusupport sa Axie Infinity dito. So, ito yung biggest heist na nangyari sa history ng ano, sa pagnanakaw-nakaw na itong mga crypto asset. So, imagine 32 billion yung nanakaw sa Axie Infinity ng March 23 pa. Tapos ngayon pa nila sinabi. So, nakakawalang gana din as a investor o as a player na napakadali lang naman talaga palang manakawan ng Axie Infinity. Imagine, wala bang nakakita sa site nila na napakalaking pera na withdraw. So, we can't blame them na yung mga ibang tao nga sinasabi baka inside job daw, baka sila rin din. Pero, we can't say it naman kasi di tayo pwede magsalita ng tapos. Marami na nangyaring ganito, yung iba is nababawi pa pagkalipas ng ilang taon, yung iba naman is sadly hindi na mababawi. So, na-track naman nila yung wallet address ng hacker, pero hindi nila kilala kung sino kasi kagaya sa atin, malalaman natin kung anong wallet address ng mga pinagpagta-transaction natin, pero hindi natin kilala kung sino sila. So, malalaman yan pag yung mga professionals, yung mga law enforcement, yung mga crypto analyst, mga cryptographer, yung mga ganun, is magtutulong-tulong kasi mag-iiwan yan sila ng marka eh. So, kumari yung pera, ilalagay nila syempre sa mga exchange, kagaya ng Binance. Binance is suspended. Nakapag-transfer pa nga sa crypto.com yung hacker at FTX. So, syempre, ilalagay nila doon sa exchange, then ilalagay nila doon sa banko nila o sa mga ibang banko. Doon sila, kumbaga, matatrack. So, hopefully, makita sila at yung funds na ninakaw is mababalik sa atin para at least tuloy-tuloy na yung pag-grow ng Axie Infinity. Kasi ito guys, challenge to sa atin, napakalaking challenge nito. Hindi na ako magdadalawang isip na masasabihin sa inyo to na possible talaga malugi ang Axie Infinity dahil lang sa pangyayaring ito. So hopefully makita nila yung solution and makita nila din yung mga pera na nakuha. So sana mabalik din yon and tingin po na tayo dito. Si Idol Geos nga pala, dapat natin tignan. Uy, ito. Geos Axie. Ito yung main account niya sa Twitter. Pumunta pa nga pa to siya sa LA para doon sa interview niya. And pinuntahan niya pa rin kahit malaki yung problema, no? Kahit pwede siyang i-bash doon. So, saludo ako sa iyo, Geos. Marami siyang ano dito eh. Marami siyang tweet. This is when we show what we're made of. Chaos is a ladder. So, oo nga pala. So, ito mga challenges, this will make us better. Pero I hope this challenge na malalagpasin natin, no? Kasi, ang laki talaga nung dagok na yun, eh. So, nagsalita daw siya, nag-usap ko siya ng mama niya. And yung mama sabi niya, just keep building, son. So, ito nga pala, founder ng Binance, si Easy. Is tutulong siya para makapagbigay ng assistance sa pagtatrack doon sa nangyari sa hacker. Marami po nag-pledge na tumulong na mga exchange. Makikita natin yan dito sa Axie Infinity Discord server. Pupunta ka dito sa investigation update. So, ito yung mga nag-promise na tutulong sila. Siyempre, sa Binance first. Yan yung pinakamalaking trading ngayon. Ito. And ito, FTX. Crypto.com. So, yung mga yan na exchange is yan yung mga pinagtapunan ng pera ng hacker. O dyan siya nag-withdraw ng konti-konti. So, mag-iiwan niya ng breadcrumbs. At yung breadcrumbs na yun yung susundan natin para tayo sa Hansel and Gretel, susundan natin para makita natin kung sino yung hacker. Or, siguro hindi lang itong isang tao, no? Kasi napakalaki talaga na nakuha niyang heist, grabe. Medyo hindi din siya basta-basta. So, matalino talaga yun. Mahihirapan siguro tayo sa paghahanap din sa kanya. Unless kung meron pang mas magaling na mag-iimbestiga, di ba? So, 32 billion na wala lang no March 23 at hindi na malayan. Nakakapanghinala nga din naman talaga. So, we cannot blame the Axie Infinity. Bakit di nila nakita agad? Pero may pagkukulang talaga sila. So, let's hope na makuha natin yung sana morning na yun eh, kasi malapit na yung Axie Origin. So, possible din makadelay ito ng Axie Origin kasi ma-overshadow
nung hacking yung Axie original release. And wala ding mangyayari. Hindi magpa-pump kasi nga, hindi rin naman natin mawi-withdraw sa Ronin yung mga SLP natin, di ba? So, kung hanggang sa piso pa itong SLP, eto, piso pa, it is better to convert na lang siguro sa USDT. Kasi, para sa akin lang to, hindi ako, don't take this advice as financial thing na akong sinasabi ko na i-change mo na. Ang akin lang, kasi ako, change ko yung SLP ko to USDT. Kasi, yung feeling ko is magda-drop pa tong price na to. Sa laki pa ba naman ng hack, hindi ka pa magda-drop. So, nasa sa'yo yun kung i-change mo. Hindi ko sinasabing i-change mo yung sa'yo, ha. Unless kung wala sa Binance yung pera mo na sa Ronin, hindi ka talaga makakapag-change. So, yan na muna sa ngayon, no? And sana makuha talaga nila yung mga asset na nanakaw. And sana, ba malay natin, April Fools lang to. Pero hindi pa naman siguro April sa kanila. So, yan lang sa ngayon and salamat.